So hello, welcome to lecture 1 ng stoichiometry. So the stoichiometry topic will have two parts, lecture 1 and lecture 2. Lecture 1 will be covering the types of reaction and predicting what type of product we will have given reactants and how to balance a chemical reaction, then computing mass, mole, and particle conversions. So, sa lecture 2, ang i-discuss doon ay stoichiometrical calculations like percent yield, limiting reactant, and determining the amounts of reactant or products given an equation and a given amount. So, before we start in the lecture 1, i-pause nyo muna yung video kung wala kayong periodic table. Kailangan ng periodic table para maka-catch up sa lecture na to. Or you need to familiarize yourself with the periodic table kasi kailangan talaga yun in forming reactions. So, kung meron na kayong periodic table, pencil and paper, you can proceed na sa lecture. So, let's proceed now. So, first, sa mga chemical equations, makikita nyo itong symbols na to. Ang plus sign, ibig sabihin nun ay reacts with or forms a reaction with, then arrow. Kapag single arrow lang siya, ibig sabihin nun, produces or kapag single arrow lang siya, irreversible reaction ang ibig sabihin nun. So, kapag irreversible reaction, hindi mo na maibabalik yung naging product sa initial state niya. So, kapag sinunog mo yung paper, hindi mo na maibabalik yung ashes sa paper ulit. So, that's a chemical, irreversible chemical reaction. So, kapag dalawang arrow na magkabaliktad, that's called a reversible reaction. So, reversible reactions are commonly occurring sila sa equilibrium reaction. So, pwedeng bumalik yung naging product sa initial reaction until they reach equilibrium. So, basic stoichiometry pa lang muna yung i-discuss sa lecture 1 and lecture 2. So, we will not encounter that kind of symbol as well as the triangle sign, the heat sign. So, it's either may triangle sign dyan or delta H, a delta sign, or delta H sign, or either the word heat lang na H-E-A-T ang makikita nyo sa reaction. So, ang sign na yan, ang magsasabi kung endothermic or exothermic ang isang reaction. So, next, diatomic elements. Kailangan i-memorize itong diatomic elements. Bromine, iodine, nitrogen, chlorine, hydrogen, oxygen, and fluorine. So, gumawa na lang kayo ng mnemonics para mas madali nyong ma-memorize yung mga elements na to. Kasi, kapag nakita nyo na sa isang reaction, mag-isa niya lang, kunyari, parang bromine plus oxygen or hydrogen, kailangan Br2 yung nakalabas. So, lahat yan may subscript na 2 kapag mag-isa niya lang sa isang reaction. Kaya diatomic elements yan. So, naturally, occurring na sila na may 2 dun sa subscript nila. So, dapat may 2 dyan. So, kapag nakita nyo F lang sa reaction, dapat lalagyan nyo na lagi ng 2. So, same with the bromine, iodine, nitrogen, chlorine, hydrogen, and oxygen. So, lagi may 2 sila kung mag-isa lang nila sa as an element. So, next, common types of reaction. So, meron tayong 5 types na commonly
So first is combination, next is decomposition, single replacement, double displacement, and combustion. Yung combination, tsaka itong decomposition, magkabaliktad lang sila ng format. So, para mas madaling ma-memorize. Pag combination, magka-combine. Pag decompose, maghihiwalay. Pero, baliktad lang sila ng format. Kasi may guides tayo para malaman yung products ng isang reaction. So, given the type of reaction. So, first, kailangan i-determine muna natin kung anong type of reaction yung kapag given tayo ng reaction, kailangan malaman muna natin yung type of reaction. Tapos, after that, mapapredict na natin kung anong product yung makukuha natin. Then, pag nakuha na natin yung product, saka na natin ibabalance yung reaction. So, ganun yung process ng forming a balance equation. So, first, determine the type of reaction kapag given na yung reactants. Then, ipipredict mo na yung product after mong ma-determine kung anong type ng reaction. Then, after mong ma-determine yung product, saka na ibabalance yung equation. So, let's start na sa discussion ng types of reaction. First, combination reaction. So, sa combination reaction, ang basic format niya is A plus B forming AB. Kaya parang nag-combine lang yung dalawang substance to form AB. So, another term para sa combination reaction is synthesis reaction. So, basta combination reaction, gakombine lang yung dalawang substance to form a compound. So, ito yung guide para ma-determine natin kung ano yung magiging product ng isang reaction. So, type format example. So, ito yung magiging format natin sa buong discussion ng types of reaction. So, first, forming binary compound. So, ito yung pinaka-madaling combination reaction, forming binary compound. So, we have element A and element B forming AB. So, yun yung example kanina. So, an example reaction para dito, we have hydrogen and oxygen. So, sinabi ko kanina, memorize natin yung bromine, iodine, nitrogen, fluorine, chlorine, hydrogen, oxygen. So, ayan. Hydrogen lang siya. So, diatomic molecule siya. So, kailangan may 2. Then, oxygen. Diatomic molecule ulit siya. So, kailangan may subscript silang 2. Then, forming. So, kapag ganito, first, pag-combine lang yung dalawang elements. Then, determine the charges. Hydrogen has positive 1 charge. Oxygen has negative 2 charge. So, kapag ganito, di ba, prerequisite na lecture na to, dapat alam na natin kung paano gawa na ganito. So, i-criss-cross lang natin yung charges. So, mag-form na ng water. So, ganun para mag-predict ng product. Hindi lang basta-basta na baka gagayahin lang natin yung mga reactant na H2O2 yung magiging answer natin. So, dapat alam natin yung charges na ginagamit sa reaction. So, ang answer is water. So, ganun dapat alam natin yung charges ng hydrogen and oxygen. So, kailangan natin tingnan sa periodic table. Ang hydrogen ay nasa left side, sa pinaka taas. Nakasulat doon, positive, negative 1 ang charge niya. Then, oxygen, sa right side naman, ang charge niya is negative 2.
So next type is metal oxide plus water reaction. So pag metal oxide, metal lang siya with oxygen. So lahat ng nasa left side part ng periodic table, metal. So pag dinikitan mo ng oxygen, yung metal na yon, metal oxide na yon. Then reacts with water, will form a base. Para mas madaling ma-memorize, yung water kailangan in form of H para mas madaling ma-predict natin yung product. So, we have magnesium oxide. Ang magnesium oxide, magnesium is positive 2, nasa group 2A din siya, positive 2 yung charge niya, then oxygen is negative 2. So, magka-cancel lang yung charge nila kung ikikriskos mo, kaya MgO. Then, if you add it with water, it will form a base. So, sinabi ko kanina, i-visualize natin yung water as hydrogen hydroxide. So, ang nagpapabase ng isang element is yung hydroxide. So, yung metal, tatabi lang siya dito sa OH. So, yun yung magiging reaction. Kaya, magiging product is MgOH. So, it's a combination reaction. Pero, i-consider natin yung charges ulit. So, tingnan natin sa periodic table ang... So, ginamit natin na charge sa magnesium is positive 2. So, positive 2 din dapat to. So, positive 2. Ang hydroxide, kung titingnan natin sa periodic table, sa may part ng cations, anions, dun sa anions part sa baba, or sa likod ng periodic table, so, dapat titingnan natin yung periodic table. So, polyatomic ions. Ang charge ng OH, tinatawag din siyang hydroxide. HYDROXIDE. So, tinatawag din siyang hydroxide. So, ang charge niya is negative 1. So, hindi na natin kailangan i-determine yung charge ni oxygen and hydrogen. Kasi, nasa form na siya ng hydroxide. So, i-criss-cross mo yun, charges ng dalawa, dapat may subscript na 2 yung hydroxide. So, magnesium hydroxide. So, yun yung base na mafo-form kapag nag-react ka ng metal oxide with water. Next is non-metal oxide with water reaction. So, kanina, metal. So, ngayon, non-metal. So, mga examples ng non-metal, chlorine, bromine. So, lahat ng nasa right side ng periodic table. So, non-metal plus water. So, kapag metal, sinamahan mo ng water, magiging base. So, ngayon, non-metal naman. Pag sinamahan ng water, magiging acid. So, baliktad lang. Metal, base, non-metal, is water, acid. So, kung hindi tayo familiar sa pag-perform ng reaction, kailangan i-memorize natin itong table na to. So, an example reaction, we have NO2. So, non-metal oxide with water reaction naman. So, plus water, so given tayo ng reactants. Then, we will form an acid daw. So, ang acid na may NO, so, kapag acid, merong H sa umpisa. So, kapag may acid, ito yung form ng acid. H and X. So, yan ang form ng acid. So, kung alam natin yung form ng acid, alam na natin kung ano magiging acid na mag-form given NO2 plus water. So, we will have HNO3, nitric acid.
So, kapag non-metal oxide, sinamahan mo ng water, magiging acid. Pag metal oxide, sinamahan mo ng water, magiging base. So, ang mag-determine is yung H kapag non-metal, itong H na to. Then, itong hydroxide naman kapag base. And pag binary compound, combine nyo lang yung dalawang elements. Then, consider the charges, then you will form the compound. Next, examples ulit. Barium plus fluorine. So, if you add barium plus fluorine, so sinabi natin kanina, pinapamemorize, or you should have take down the notes, ang fluorine is diatomic molecule ulit. So, dapat na ito siya. And, if you combine that, PA F. So, kung titingnan natin sa periodic table, ang barium ay nasa group 2A ng periodic table. So, ang charge niya is positive 2. Si fluorine naman, pasensyahan nyo na, mouse lang yung ginagamit ko sa pagsusulat and I'm not quite used to it. So, ang fluorine is negative 1. So, kung ikikiris-cross mo yun, so, makakuha nyong product is PAF 2. Next example, calcium plus oxygen. So, calcium plus oxygen. Calcium plus oxygen. So, kung sa reactant, Ca plus O2. There. So, tingnan ulit natin yung charges. Ang calcium is positive 2 na charge kasi nasa group 2A din siya. So, lahat ng nasa group 2A, positive 2 yung charge niya. Sa lahat ng nasa group 1A, mga alkali metals, positive 1 yung charge. So, kailangan talaga natin ng periodic table para ma-familiarize natin kung hindi pa tayo master sa pag-perform ng mga reactions. So, there. Ang oxygen is negative 2, yung charge niya. Magka-cancel lang yung charges, we will form calcium oxide. So, ganun lagi yung gagawin pag mag-form ng products. Next, sodium plus chlorine. So, ang chlorine, diatomic molecule. So, huwag kakalimutan lagi, Cl2 yan, nagiging Cl2. And then, ganun ulit, pagsamahin yung dalawang elements, NaCl. So, NaCl, ang sodium nasa group 1A, sinabi ko kanina, lahat ng nasa group 1A, positive 1 yung charge niya. Si chlorine, negative 1 yung charge niya. So, magka-cancel lang yung charge nila. So, 1 and 1. So, sodium chloride. Sodium chloride, common name niya is table salt. Hydrogen plus oxygen. So, na-example na kanina yan, pag pinakombine niyo yung hydrogen and oxygen, we will form water. Next, calcium oxide plus water. So, sinabi natin kapag metal oxide, so, ang example natin kanina is magnesium oxide. So, pag sinabi natin metal oxide plus water, we will form a base. So, ito, sulat muna natin. Calcium oxide So, nasagot na natin yung calcium oxide. So, kapag nilagyan ulit natin ng water to, HOH, nilagay ko muna HOH yung form ng water para mas madaling ma-predict yung product. So, we have CaOH. So,
ang charge, tingnan ulit natin yung charge sa periodic table. That's why, uulit-ulitin ko, kailangan natin ng periodic table para maintindihan niyo yung lecture. So, tingnan natin yung charge ni calcium. Positive 2. Para sila ng group ni magnesium. Si hydroxide, negative 1. So, we have COH2. Sige, crisscross mo lang yan. So, there. Ang product natin, metal oxide plus water. Metal is calcium. So, we have calcium hydroxide. Next, tin plus phosphorus. So, tin. Sorry ko na. So, tin. And phosphorus. So, ikakombine lang natin yung dalawa. Tingnan natin sa periodic table. Charge ni tin is positive 2 or positive 4. So, bago natin ilagay, kasi hindi natin alam kung anong dapat ilagay. So, we have phosphorus is positive negative 3 or 5. So, ang pipiliin natin na charge ni phosphorus is negative 3. So, kung iisipin nyo, kapag ang element sa isang reaction, 0 lang yung charge niya kapag mag-isa lang niya. 0 lang yung charge niya. Pero kapag as a compound na siya, so, dapat, pag pinagsama niyo yung charge nito, ito si NaCl, positive 1, negative 1, so, ang charge ni sodium, dito is 0, so, pag pinag-combine mo siya with Cl, say with Cl, 0 din, pinag-combine mo siya with Cl, magpo-form ng NaCl. Then, para malaman natin kung ano yung magiging subscript, titingin tayo kay periodic table para makita yung charge niya. Tapos, positive 1 and negative yung charge as I discussed earlier. So, pag pinagsama mo yung charges sa isang neutral compound, dapat 0 din yung magiging kwan. So, plus 1 minus 1 is equal to 0. So, dito kay barium, ang charge ni barium is positive 2. Si fluorine is negative 1. So, ang product natin is BaF2. So, barium is 2 times 1. Then, fluorine, may subscript siyang 2. So, negative 1 times 2. So, pag pinag-add mo yan, 0 pa rin yung lalabas. So, balik tayo kay tin tsaka kay phosphorus. So, si tin, so pipili na natin yung charge ni tin. So, it's either positive 2 or positive 4. So, ang gamitin natin is positive 4. So, dahil nasa group 4 is siya ng carbon group. So, SN3P4. So, pag mag-form tayo ng reaction, kailangan lang ng practice. Yung marami tayong tanong at first, pero mawawala yung questions natin kung nag-solve tayo na nag-solve ng mga reactions. Next, hydrogen plus chlorine. So, they are both diatomic, kaya may 2 yung dalawa. So, kapag pinagsama mo yan, we have H and Cl. So, hydrogen, positive 1 yung charge niya. Si chlorine is negative 1 yung charge niya. So, crisscrossing that, we will have HCl lang. Next, decomposition reaction. So, sinabi ko kanina, maliktad lang sila ng combination reaction. And ang combination reaction, kakombine lang. Tawag din sa combination reaction is synthesis reaction. So,
So, the composition reaction, paliktad lang ng synthesis reaction. Pag may nakita tayong isang reactant lang, matik na na decomposition reaction yon. So, lahat ng iisa lang ang reactant forming a reaction is decomposition. So, BC will form B plus C. So, a compound will form, I will break down into two simple compounds. So, type, format, and example ulit tayo para ma-predict natin kung ano yung mga products. Yung EZS, binary compound, baliktad lang nung kanina, AB will form A plus B. So, let's form an example. LICL. So, LICL. So, A plus B yung magiging reaction niya. So, Li plus Cl. Tandaan na natin, ang chlorine is a diatomic molecule, so Cl2. So, ayan na yung reaction. So, Li Cl2. So, madali-dali pa lang sa binary compound. So, lahat ng mga examples natin dito sa types of reaction ay hindi pa balanced reaction. Sa susunod, after natin i-discuss yung types of reaction, madi-discuss na natin kung paano mag-balance ng mga equations. So, next, metallic carbonates. Metal na may carbonates. So, MCO3. Metal na may carbonates. We will form metal oxide plus CO2. So, para mas ma-memorize natin, metal oxide. So, ayan, metal oxide, tapos nabawasan ng isang oxygen, CO2. So, ayan, sa lahat ng metallic carbonates, ayan yung magiging product niya. So, example, potassium carbonate. So, here, you will have K, then O, plus CO2. So, si CO2, balance naman na yan. Kasi positive 4 yung charge ni carbon, then negative 2 yung charge ni oxygen. So, crisscross and positive 4, negative 2. So, kung hindi nyo memorize yung reaction, yung format ng reaction, alam na naman na natin na CO2 yan. So, diniscuss ko lang kung ba't naging CO2 yung reaction. So, next, KO. Tingnan natin sa periodic table kung KO ba talaga dapat yan or kung may subscript. So, ang potassium is nasa group 1. So, ang charge niya is positive 1. Si oxygen is negative 2. So, dapat, kung i-crisscross mo yan, dapat may 2 pa dito. So, we have potassium oxide plus carbon dioxide. So, yan yung products. K2O plus CO2. Next, metallic hydrogen carbonate. So, metal na may hydrogen plus carbonate. So, sinabi natin kanina yung carbonates, ito CO3. So, dagdagan natin na hydrogen. So, metallic hydrogen carbonate. So, kung nakahabaan kayo, you can also call this metallic bicarbonates. Parehas lang din yan. So, there. Parehas lang siya nung metallic carbonates, madadagdagan lang siya ng water. So, decomposing a metallic bicarbonate compound will form a metallic oxide plus water plus CO2. So, example, potassium bicarbonate. So, here, we will form Na2, CO3, metallic oxide, we will form Na2CO3
less water, less CO2. So ang carbonates, negative 2. So, i-memorize nyo na lang yung sodium carbonate kasi yan talaga yung magiging yung oxide na magiging product ng sodium bicarbonate. Sodium carbonate. So, tatanggalin mo lang yung H. So, ang charge ni carbonate is negative 2. Charge ni carbonate is charge ni sodium is positive 1. Tapos, pag tinignan nyo yung carbonate sa periodic table sa anions part, negative 2 yung charge niya. Then, yung buong yan, negative 2. So, kaya Na2CO3. So, laging titingnan yung periodic table. Next, phthalic hydroxide. So, sinabi natin kanina kay water para mas madaling ma-visualize. Diba si HOH HOH. So, kay combination reaction, pag binagsama natin yung metal plus water, will form metallic, ay, will form a base. So, ang nagsasabi na base ang isang compound is yung hydroxide. Yung hydroxide, itong OH. So, kaya, kung i-visualize lang natin yung water sa form ni HOH. So, kapag meron tayong metallic hydroxide, will form a metallic oxide plus water. So, i-memorize lang natin itong metallic hydrogen carbonates. Tapos, tanggalin natin ng hydrogen. Mawawalan din ng water yung product. So, metallic carbonates, metallic oxygen. So, bahala na kayo kung paano nyo i-memorize yung table na to. Dali lang naman. So, there. Metallic hydroxide will form metallic oxide plus water. So, example, iron hydroxide. So, bago tayo mag-proceed ng reaction, ang ginamit na charge, dapat alamin natin kasi multivalent ang iron. So, ferric hydroxide ang base dito kasi ang iron have charges na positive 2 and positive 3. So, positive 3 yung ginamit dito kasi ang charge ni hydroxide is negative 1. So, pag pinag-criss-cross mo yan, FeOH3. Kaya ferric hydroxide. So, i-take note natin na positive 3 yung charge nung iron. So, kapag nag-form na tayo ng product, we have metallic oxide. So, iron na may oxygen. Then, sinabi natin kanina, positive 3 yung charge ni iron. So, there. Then, oxygen is negative 2. So, pag pinag-criss-cross mo yan, Fe2O3. Then, plus water lang. Plus water. Next, metallic chlorides. So, metal na may chlorides. So, kapag dinecompose mo ang metallic chlorides, it will form a metallic chloride plus oxygen. So, example, lithium chloride. So, LiCl. So, alam naman na natin na LiCl yung product kasi LiCl. So, i-discuss pa rin natin kung bakit. So, lithium is positive 1 yung charge niya. Chlorine, negative 1. Kaya LiCl lang siya. Plus oxygen. So, ganun lang yung pag-form ng products ng mga decomposition reactions. Then, oxyacids. Kanina, kasi yung mga examples are mostly
metal. So, kung non-metals naman, oxyacid. So, acid, ang nagdetermine ng acid is yung hydrogen sa start ng compound. Pag base is yung hydroxide. So, kung i-discuss yung acidity, it's not a part of the stoichiometry. So, dito muna tayo. Acid will form a non-metal oxide plus water. So, kanina, pinag-form natin yung non-metal oxide plus water. It form a base. Ito, metal oxide plus water form a base. Then, non-metal oxide plus water form an acid. So, baliktad lang talaga siya nung synthesis reaction. So, example, sulfurous acid. So, sulfurous acid kasi SO3 yung ginamit. Pag SO4 is sulfuric acid. So, sa naming, dapat alam natin yung paggamit ng OUS and IC. So, pag mas mataas, IC. Pag mas mababa, OUS. So, sulfurous acid. Tapos, kapag ipapredict natin yung product, we have a non-metal oxide. So, non-metal dito is yung sulfur. Non-metal oxide. So, ang charge ni oxygen is negative 2. Charge ni sulfur is negative 2 and positive 4. So, positive 4 yung gamitin natin. Sinasa left side siya. So, lagi sa left side is positive, lagi sa right side is negative. So, i-crisscross natin is 204, simplify, divide 2. So, we have SO2. Then, sabi acid will form a non-metal oxide plus water. So, ganun. More examples, reactants product. So, if you decompose a water, an example na to kanina, will form product hydrogen plus oxygen. So, binary compound ng yung reaction. Then, sucrose, C12H22O11. So, wala to sa mga example kanina because it is an organic compound. So, yung mga guides kanina for inorganic compounds. So, kapag ganito naman, memorize na lang natin si sucrose, kapag dinecompose mo ang asukal, it will form carbon and water. So, pag sinunog mo yung asukal, within time, magbablock yun, tapos parang may steam na lalabas, yun yung water. So, carbon plus water. Next, aluminum oxide. So, metal oxides naman. Sinabi natin, kapag nag-decompose tayo ng metal oxides, metallic oxides, will form a metal plus oxygen. So, ganun lang yung metallic oxide. Metal plus oxygen. So, ganyan lang. Then, a metallic chlorate naman to. So, sinabi natin kapag nag-decompose tayo ng metallic chlorate, metal chloride, so Na, yung metal natin. Then, metallic chloride daw, plus oxygen. So, alam naman na natin yung charges ni NaCl. Kaya NaCl na lang. So, ayan. May table dito sa baba para ma-remind kayo kung anong tawag sa ClO4 perchlorate and chlorate kapag ClO3, chloride pag ClO2, hypochlorite kapag ClO negative. ClO lang. There. O2. Next, barium carbonate. So, ang barium carbonate. So, si barium is positive 2. Sinasagot to lang siya ng periodic table.
carbonate, sabi natin kanina, negative 2 yung charge niya, sabi ay CO3. And pag metallic carbonates, yung na-compose natin, we form a metallic oxide plus CO2. So, positive 2, negative 2 din yung charge ni barium sa kanyang oxygen, kaya BaO. So, lagi natin i-consider yung charges ng mga elements pag nagsuselect tayo ng products. So, next, single replacement. So, sa single replacement, A plus B will form A plus BC. So, papalitan lang ni... So, parang lilipat. Single replacement. Isa lang yung lilipat. So, A. AB plus C will form A plus BC. So, yun yan. Single replacement. So, yan yung pinakasa plus 4. Type format example ulit tayo. So, pag metal-metal, A plus B will form AC plus B. So, kapag metal-metal, sabihin, metal tong A, then metal din tong C. So, kapag ganito, papalitan lang ni A, CB, pero dapat mas active metal yung A kaysa kay B. So, i-discuss ko naman later yung activity. So, there. A plus BC will form AC plus B. So, pinalitan lang ni ACB. AC plus B. Sample, copper plus silver nitrate. So, silver, silver nitrate. So, pag nag-single replacement reaction to, copper, papalitan niya lang si silver. So, will form copper AC, copper nitrate. So, copper nitrate. So, si copper, tingnan ulit natin yung charge ni copper sa periodic table. Positive 1, positive 2. Si nitrate, tingnan natin yung common ions or yung mga polyatomic ions sa periodic table din. Nitrate is a charge of negative 1. So, dito naman si silver. Ang charge ni silver is positive 1 din. So, here, ginamit na charge ni kasi mas active na metal si copper. So, positive 2 then negative 1. So, here we have copper nitrate plus silver. So, yung napalitan AC plus B. So, consider lang natin yung form. Active metal replace hydrogen from water. So, yan, nabanggit ko yung activity kanina kung mas active yung metal. So, kailangan natin nung activity series table para malaman natin kung mare-replace nung metal yung hydrogen or yung metal yung papalitan niya metal. So, we have a metal, an active metal plus hydrogen ay plus water. So, i-re-replace daw niya yung hydrogen sa water. So, yung form HOH lagi. So, it will form MOH kasi pinalitan lang ni metal tong hydrogen na to. So, MOH plus H2. Example, sodium plus water. So, Na. So, lagi nating i-visualize yung water na ganyan yung form para mas madali yung reaction. So, we'll form metallic hydroxide, so Na, then OH. So, ang charge ni sodium is positive 1, charge ni hydroxide is negative 1. Kaya NOH lang din yan. That's hydrogen. Next, active metal
replace hydrogen from acid. So, kaya yung na-replace nung active metal yung hydrogen sa water. Then, acid naman. So, sinabi ko kanina HX yung form ng acid. So, ito, papalitan niya lang nung hydrogen. So, MX plus H2. So, example, an acid. Yung acid natin is hydrochloric acid, calcium. So, papalitan lang ni calcium yung hydrogen. So, meron na tayong CaCl. Pero, consider natin yung charges. Si Ca, positive 2. Si Cl, negative 1. So, i-crisscross natin yan. We have CaCl2. Tapos, yung kasama niya, plus H2. Next, halide-halide reaction. So, halide-halide reaction, yun yung nasa group 7A ng periodic table, halogens. Yung fluorine, chlorine, bromine, iodine. So, D plus BC will form BD plus C. So, yung D, tsaka yung C, yun yung halogens. So, papalitan lang ni nung isang halide, yung isang halide. Kaya, halide-halide reaction. Nung kanina, pinalitan ng metal yung metal. Kaya, metal-metal yung reaction. So, we have Cl2 plus NaBr. Sabi natin, sa 7A, group 7A ng periodic table yung mga halogens. So, pag pinag-combine natin yung magkaroon ng reaction itong chlorine plus sodium bromide will form papalitan lang ni CLC bromine. Kaya NaCl plus bromine. So, bromine diatomic molecule din siya. So, Br2. So, ito yung sinasabi kong activity series. So, tandaan na natin, most reactive na metal is lithium. Most reactive na halogen is fluorine. Then, next is rubidium. Tapos, pababa ng pababa, least reactive is gold. So, there. Balikan natin yung examples kanina. We have copper and silver. So, si copper, pinalitan niya si silver. Tingnan natin kung mas reactive talaga si silver ay si copper kaysa kay silver. So, hanapin natin si copper dito. Ito si copper. Then, si silver. So, mas mababa yung activity ni silver. So, less reactive si silver. Kaya, mapapalitan ni copper si silver. So, yan. Mas nasa taas si copper dun sa activity series. Kaya, mapapalitan niya si silver. So, ito naman. Active metal replace hydrogen from water. So, si sodium, then hydrogen. So, si hydrogen lang yung hindi metal sa reference chart na to. So, sodium, hanapin natin si sodium here. Then, si hydrogen. So, mas reactive si sodium, kaya mapapalitan niya si hydrogen kasi mas nasa taas. So, yan. Sodium, papalitan niya si hydrogen. Then, calcium and hydrogen. So, calcium, mas reactive si calcium kaysa kay hydrogen, kaya mapapalitan niya. Kaya, active metal. So, i-base natin sa activity series. Dapat, kung para malaman natin kung mapapalitan nung metal, yung isang metal, dapat mas mataas siya kaysa dun sa papalitan. So, for examples, reactants products, we have silver and potassium nitrate. So, tanggalin natin yung nitrate, silver and potassium. So, it is a metal-metal reaction. Hingin natin sa table. So, silver, dito, tapos potassium. Hinapin natin yung potassium, ito yung potassium. So, mas mataas si potassium kaysa kay silver. So, sa reaction, papalitan dapat ni silver si potassium dun sa potassium nitrate. Pero,
mas mababa si silver, so walang magiging reaction pag mas mababa siya, so no reaction. Then aluminum plus sulfuric acid. So balikan ulit natin yung table. Aluminum so here, then sulfuric acid, so hydrogen mas mataas siya, so magkakaroon ng reaction. Kapag ganyan, papalitan lang ni aluminum si hydrogen. So, we have hydrogen plus aluminum sulfate. Si aluminum, ang charge niya is positive 3. Si sulfate, kung titingnan niyo sa periodic table, ang charge niya is negative 2. Kaya mag-crisscross lang yan, La2 plus O4, 3. Next, copper plus hydrogen. So, mas mababa yung pwesto ni copper kaysa hydrogen, so no reaction. Then, lithium plus water. So, sinabi ko kanina, so nakita natin kanina sa table, sinabi ko din, lithium is the most reactive metal. So, kahit hindi na natin tingnan yung activity series, alam natin na magkakaroon ng reaction. So, papalitan lang ni lithium yung hydrogen. So, magkakaroon tayo ng lithium hydroxide plus hydrogen. So, positive, negative 1 lang yung charge nila. Kaya, walang subscript. Al plus PbNO2. Lead nitrate. So, kaya naging ganyan kasi yung charges ulit, negative 1, positive 2. So, tingnan natin. Titingnan nyo sa activity series kung sino mas mataas. Mas mataas yung pwesto ni aluminum, kaya mapapalitan nyo yung lead. So, yan. Aluminum nitrate. So, kayo na lang mag-ayos ng charges. Next, double replacement. Pinakamadali lang to kasi magpapalit lang yung isa't isa. Ganun lang yun. So, another term for double replacement is metathesis reaction. So, example agad tayo dito kasi magpapalitan lang sila. So, sabi, AX plus BY will form AY plus BX. So, palitan lang talaga ng partners. Kaya, double replacement. Kasi, dalawa yung na-replace. Here, we have silver nitrate plus potassium phosphate. So, magpapalitan lang ng partner si silver tsaka si potassium. So, we will have silver phosphate and potassium nitrate. So, titingnan natin lagi yung charge ni phosphate, negative 3. Silver, positive 4. positive 1. Kaya wala. Then, PO1. 1 lang yan. Then, si potassium, positive 1. Si nitrate, negative 1. Kaya, KNO3 lang. FeS plus HCl. So, tingnan natin kung anong ginamit na charge kay iron. Si sulfur is negative 2 ang charge. Walang subscript. So, dapat, sabi natin, kapag neutral compound, dapat 0. So, para maging 0 yan, dapat positive 2 yung charge ni iron. So, ferrous sulfide yung gamit natin. Fe2 sulfide plus hydrochloric acid. So, papalit lang ng partner, magiging FeCl plus H2S. So, nakita natin dito, negative 2 yung charge ni sulfur, positive 2 yung charge ni iron. Negative 1 si chlorine, positive 1 si hydrogen. So, kaya naging ganyan yung mga subscript nila based on the charges. Calcium hydroxide plus phosphoric acid. H3PO4. So, calcium hydroxide, si calcium nasa positive. Positive 2 yung charge nila sa group 2, kaya si AOH.
then positive, negative 3, sabi natin kanina, so each 3, PO4. So, papalit na ang partners, magiging si APO4, tapos H, tapos OH, so water lang yun. Si HOH, diba, is water. So, 3PO4, plus what? So, charge. So, crisscrossing charges lagi yan. So, negative 3, positive 2, kaya naging si A3PO42. So, lagi tayong dapat aware sa mga charges ng bawat elements. Mas lalo na sa mga multivalent metals like iron. So, here we have aluminum iodide plus mercury chloride. Tingnan natin yung charge ni iodine. So, ang charge ni iodine is negative 1. Si aluminum, charge niya is positive 3. Then, si chlorine, negative 1. Tapos, si mercury is, ang ginamit dito is positive 2. Kaya mercury chloride ang tawag dito. So, here, dapat i-take note natin kung anong ginamit na charge nila. Sal na si mercury kasi multivalent yung mercury. So, dapat alam natin kung ano yung charge nyo sa reactant para yun yung gagamitin natin sa product. So, si iodine, negative 1, kaya HCl2 kasi positive to si mercury. Tapos si aluminum is positive 3 lang naman yan, kaya LaCl3. So, palit lang ng partners yung double displacement method. Next, combustion reaction. So, para-parehas lahat ng product bulk sa combustion reaction. So, kapag meron tayong hydrocarbon or a fuel, so, kapag ganito, may carbon sa hydrogen lang yan. Tapos, pag may nakita kayong oxygen, pwede rin may oxygen yan. So, pero usually, hydrocarbons lang. So, kapag may nakita kayong hydrocarbons, tapos nag-form na oxygen, tapos din nyo alam yung product, it's always water and carbon dioxide. It is a complete combustion. Kaya, water tsaka carbon dioxide lang yan pag complete combustion. So, kahit anong type ng fuel, so si H4 plus O2, CO2 and water pa rin yung product. Kahit ethane plus oxygen, CXH5 plus O2. So, kahit anong value nito, pero dapat based sa hindi basta-basta naglalagay ng numbers dito. Dapat alam natin yung formula para mag-form ng mga hydrocarbons. So, basta kapag combustion, alam naman natin may combustion kasi may oxygen. So, another term, simpleng term na combustion is burning. So, you burn it with oxygen, then you will form carbon dioxide plus water. So, kaya kapag burning, mas malakas yung fire kapag may hangin kasi ang hangin ay merong 21% na oxygen and 79% ng nitrogen. So, yung oxygen yung nagpapaproceed ng reaction. So, balancing reactions na tayo. Nasa 59 minutes na pa. So, here, we have a reaction. So, titingnan natin kung balance ba siya. Bilangin natin yung months. So, we have 2 times 1. 2 lang yung aluminum. Dapat equal yung kapag magbabalance tayo ng reaction, malalaman natin balance kapag equal na yung number ng moles ang isang element sa reactant dun sa kabila. So, here, tingnan natin yung aluminum. 2 dito. 3 dito. So, hindi balance yung aluminum. So, aluminum pa lang, masasabi na natin hindi balance yung reaction. So, tingnan pa natin yung hindi balance. So, 6 hydrogen, 3 times 2, 6 din yung hydrogen dito. So,
valencium hydrogen, 6 chlorine.